Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, ikaw po ay nahabag sa amin na mga nalayo sa inyo at lumakad sa kasalanan. At tinanggap ni Jesus ang puot at hatol ng Diyos sa halip na kami at hinugasan ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon at iniligtas kami na wala kaming anumang ginagawa. Kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri at nagluluwalhati sa Diyos Ama para sa napakadakila at kamangha-manghang biyaya. Salamat po Panginoon sa pagsama at paggabay sa amin na mga naligtas upang hindi madaya sa walang kabuluhan at makamundong bagay o mabuhay sa mga pagnanasa ng laman. Bagkus ay mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos at ipangaral ang napakahalagang ebanghelyo ng Diyos, magmahalan at maglingkod sa isa't isa sa aming buong buhay sa Iglesia, ang katawan ng Panginoon. Salamat po sa pagkakataong ibinigay sa amin ng mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon na makapagtipon-tipon sa harap ng Panginoon upang purihin ang biyaya at pag-ibig ng Panginoon, mag-aral ng mga salita at magkaroon ng fellowship. Naway, ingatan ang bawat isa sa amin at panghawakan kami ng mahabaging mga kamay ng Diyos upang mabuhay kami bilang anak ng Diyos sa aming buong buhay na walang anumang ikinahihiya at upang maisakatuparan namin ang napakahalagang misyon na maipalaganap ang Ebanghelyo. Pakiusap, gamitin ninyo po kami para sa kalooban ng Panginoon at na may kapangyarihan ng salita at ng banal na Espiritu. Ang lahat ng mga iglesia sa buong bansa at sa buong mundo, lahat ng mga kapatiran na iniingatan ng kanilang pananampalataya sa kabila ng mga paghihirap, panghawakan mo po sila ng dakilang kamay ng Panginoon at tulungan sila upang sila'y makapagbigay luwalhati sa Diyos sa pamagitan ng makapangyarihan o sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon ng may mas matapang at naway maraming kaluluwa ang maligtas bago dumating ang paghatol at paghukom ng Diyos sa sanlibutan. Panginoon na nagbibigay sa amin ng napapanahong salita at hinuhubog kami ng mas masaganang biyaya at kapangyarihan ng banal na Espiritu, pakiusap, ipagkaloob ninyo po sa amin ang kinakailangan naming salita sa oras na ito at turuan kami kung anong pagkatao kami dapat maging sa harap ng Diyos sa natitira naming buhay. Kami po ay nananalangin sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Buksan po natin sa Juan Kapitulo 6. Ebanghelyo ayon kay Juan Kapitulo 6. Babasahin ko po yung John chapter 10 verse 27 hanggang 29. Mula po verse 27 hanggang 29. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng ama. Ang autumn retreat ay nakaschedule na sa susunod na Biyernes. At yung mga Bible seminars ay nagpapatuloy saan man dako. At ang ating mga world missionaries at mga Inglesya na nasa iba't ibang parte ng mundo ay nagdaraos ng Bible seminar. At ito po ay biyaya at kapangyarihan ng Diyos na magdagdag ng mga taong naliligtas araw-araw. Ang bilang ng mga iglesia sa 80 na bansa ay nasa 906 at patuloy po itong nadaragdagan. Ang bilang ng mga bansa at mga iglesia ay nadaragdagan marahil
wala na tayong sapat na oras. Tayo ngayon ay desperado na gawin ang lahat ng ating makakaya upang ipangaral ang ebanghelyo saan man buksan ng Diyos ang pintuan ng evangelism. Meron pong iba't ibang mga churches sa bawat bansa sa Europa at opo, marami rin po sa Estados Unidos. At nadarama ko na lumilipas na ang alab ng apoy ng ebanghelyo sa Europa at sa Estados Unidos. Kung saan nagsimula ang kasaysayan, at ito yung pinagmula ng kasaysayan ng pangangaral ng ebanghelyo. Yung ningas ng apoy sa Europa ay patay na. Nalalaman natin na noon, ang gawain ng kaligtasan sa buong Europa ay napaka-aktibo. At ang Britanya ang sentro nito. Sa palagay ko, wala nang anumang bakas ngayon kahit na sinusubukan nating alamin kung ano ang kalagayan doon. Ayon po sa ating mga missionaries, merong iniwang alaala ang mga evangelist na nangaral ng ebanghelyo noon. Subalit, mahirap na matagpuan ang ganong gawain sa ngayon. Ang mga Christian countries ay nagsasabing, "Salamat sa Diyos, kami ay kumakain at nabubuhay na mabuti dahil sa biyaya ng Diyos." Mabuti sila sa gawain ng pagtulong sa kapwa. Subalit, hindi sila interesado sa kaluluwa. Walang pagnanais na ipangaral ang ebanghelyo. Patay na po. Sinabi ng Diyos, hindi niya papatayin ang nagbabagang mitsa hanggang ang katarungan ay dalhin niya sa tagumpay. Nadarama natin ang pagkilos ng Diyos upang muling pagningasin ang namamatay na apoy sa mga huling panahon. Nadarama natin ang kapangyarihan ng Diyos at pagkilos ng kanyang kamay upang matupad ang kanyang gawain hanggang sa kanyang paghukom nang hindi pinapatay ang halos ng namamatay na ilawan. At tayo ngayon ay nagtitiwala na ipinagkatiwala na sa atin ng Diyos ang world mission hanggang sa katapusan. Kaya't napakalaki ng ating responsibilidad at tayo po ay determinado. Ang mga apostol ng unang iglesia ay naging martir habang ipinapangaral ang ebanghelyo. Bagamat nakaranas ng maraming paghihirap sa pangangaral ng ebanghelyo, hindi po sila namatay dahil sa katandaan, pagkos sila ay naging martir. Ano ang itinuturo sa atin? Sa tingin ko, ang ebanghelyong ito ay ibinabahagi sa ibang tao sa pamagitan ng mga sakripisyo at kahirapan ng unang naligtas at ang ebanghelyong ito ay aktibong maipapangaral kung tayo rin ay magsasakripisyo hanggang kamatayan. Ang ebanghelyo ng biyaya, ito ay maisa sa katuparan sa pamagitan ng kapatayan ng tanging anak ng Diyos doon sa krus. At ito naman ay maipapangaral sa pamagitan ng sakripisyo hanggang sa kamatayan ng mga unang naligtas. Kaya sa Juan 12:24, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ay magbubunga ng marami. Si Jesus ang butil ng trigo mula sa lupa at ang mga anak ang naipanganak sa pamagitan ng kamatayan ng tanging anak ng Diyos. At kung tayo ay mamamatay gaya ng butil ng trigo, tayo ay magbubunga ng marami. Maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito'y mananatiling nag-iisa. Ang mamatay ay pagsasakripisyo ng sarili. Sinabi ni Apostol Pablo, ako'y namamatay araw-araw. Hindi po ito nangangahulugan na yung ating pisikal na katawan ay mamamatay at muling mabubuhay araw-araw. Mamamatay, ang ibig sabihin po nito ay iwan natin ang ating mga hangarin, mga plano, pangarap, ang lahat ng nasa atin at magsakripisyo para sa ebanghelyo. Kapag ikaw ay namatay, isang buhay ang maipapanganak. Bagamat hindi natin nararanasan na maging martir tulad ng mga apostol na pinugutan at ikinulong, tayo rin ay dapat na ibigay ang ating buhay para sa ebanghelyo ng may desperadong pag-iisip. Sa mga Gawa 20:24, ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili,
upang maganap po lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap po sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Sinabi ito ni Apostol Pablo pagkatapos niyang maligtas. Hindi niya itinuturing na mahalaga ang kanyang pisikal na buhay kailanman hanggang sa matapos niya ang pangangaral ng ebanghelyo ng biyaya na ibinigay ng Diyos. Siya ay buong pusong nag-evangelize kahit magkaroon pa siya ng 100 buhay sa kanyang katawan. Siya ay hubad, gutom, walang tulog, hindi makakain, giniginaw, nanginginig, hinagupit ng hindi mabilang na beses, ikinulong ng ilang ulit, nabingit sa kamatayan ng maraming ulit, pinagbabato hanggang halos patay na, at pagkatapos ay ipinatapon. Kaya't muli siyang nabuhay at nangaral muli. Sa 2 Korinto 11, kung ikukumpara sa mga sakripisyo ng ginawa ng mga lingkod ng Panginoon at sa mga naligtas para sa Ebanghelyo, tayo ngayon ay tila ba nag-i-evangelize ng napakakomportable. Ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ang naghahasik ay maghahasik ng binhi at mamamatay. At pagkatapos, ito ay nagbubunga ng marami. Kapag ang sakripisyo ay napakaliit, kakaunti lamang ang maaring maligtas. Ngunit kapag ang sakripisyo ay napakalaki, marami ang maliligtas. Sinasabi na kapag ang butil ng trigo ay nahulog sa lupa, ito ay magbubunga ng 30, 60 at 100 na ulit. Subalit, habang tayo ay nagsasakripisyo ng marami, maraming tao po ang maliligtas. Sa pagkukumpara dito, kailangan nating pag-isipan ng ating mga sarili kung ginagawa ba talaga natin ang lahat ng ating makakaya upang maipangaral ang ebanghelyo. Sa pagtayo natin sa harap ng Panginoon, mahayag tayo sa harap ng Panginoon. Wala ka dapat na ikahiya sa oras na iyon. Subalit, kahit sila'y mga ligtas na, marami pa rin suliranin ang kailangan nilang kaharapin upang lumago ang kanilang pananampalataya. Hindi natin dapat tignan ang mga bagay-bagay ng ganoon. Kahit tayo'y ligtas na, patuloy tayong pinagbibigyan ng Diyos. Tayong mahina sa lahat ng mga bagay. Tayong hindi perpekto ay dapat na lumago sa pananampalataya sa loob ng fellowship at magawa ang perpektong gawain ng Diyos. Hindi kumikilos yung Diyos sa atin ang dahil tayo'y perpekto na. Kahit na tayo'y may kakulangan at kahinaan pa, kamangha-manghang kumikilos ang Diyos sa pamagitan natin kung tayo'y nagiging isa at sumusunod sa salita at namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't aking sinabi, hindi ko kaya, subalit kaya natin. Kailangan nating manatiling sa grupo na tinatawag na natin o tayo. Ang manatili dito ay ebidensya na kayo ay naligtas. Katulad ito ng magmahalan sa isa't isa. May mga nagsasabing naligtas na, pero hindi pa rin kayang talikuran ng dating pamumuhay. Meron pa rin na kailangang humiwalay ng dahil sa mga gawang masama ng diablo sa mundong ito. Kaya kapag ang ilan ay pumunta sa church, nagpupuri, nananalangin, nakikinig sa salita, ngunit nag-iisip, nagsasalita o kumikilos tulad sa hindi mananampalataya sa labas ng church, malalaman mo sa pag-oobserba sa kanila kung sila nga ba'y tunay na naligtas. Kung sila'y lumago sa pananampalataya, sila'y mababago. Ang panahon ang makakapagsabi. Kaya nga dun sa Santiago chapter 2 sinasabi, subalit, may magsasabing ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa at ipapakita ko sa pamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ang pananampalataya ay nabuo sa espiritu at sa pag-iisip. At kung ang pananampalataya ay tiyak, ang pag-iisip at ang pamumuhay ay nababago. Ito'y siguradong mababago. Kung saan may buhay, may paglago. Tulad ng halaman na namumunga tulad din ng mga hayop. May proseso ng paglaki at ganap na Kristiyano.
Kaya sa sandaling maligtas, ang tunay na anyo ng isang Kristiyano ay nabubuo hanggang sa maging ganap na Kristiyano. Kaya kailangan nating maging mapagpasensya at magtulungan sa panahon ng kahinaan ng kapatid at gabayan ang bawat isa. Sa panahon ng summer retreat ay marami tayong natutunang salita ng Diyos. Sa simula ng summer retreat hanggang sa huling araw, 3 araw at 4 na gabi, maraming sessions po. Meron din tayong counseling at pagkatapos ay nagpatuloy tayo sa pag-aaral ng Biblia ng sama-sama sa church. Ang pinakakailangan mapag-aralan ng mga Kristiyano ay ang salita ng Diyos. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Ang Diyos ay hindi Diyos na ditiyak. Siya ang Diyos na nasa Biblia. Sa Juan 1:1, sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Imbis na sabihin natin na may Diyos, ang salita ang ginamit. Nagpakita bilang salita ng magpakita ang Diyos sa tao. Kaya, kaya natin makipag-usap sa tao nang hindi natin sila nakikita ng harapan. Sa panahon ngayon, pwede na tayong makatawag at magpalitan ng messages, tama po ba? Habang tayo nakikipagpalitan ng messages sa taong iyon, may kakayahan tayong mabasa ang kanilang isip at ang pag-iisip nila patungkol sa ibang bagay. Kaya, kahit hindi mo pa siya nakikita, masasabi mo kung anong klaseng tao siya o kung ano ang iniisip niya patungkol sa iyo dahil sa madalas kayong nagkakausap. Maaari kang magkaroon ng malapit na relasyon sa kanya. At kung makita mo siya, maaari mong maramdaman na parang kay tagal nyo nang magkakilala nang dahil sa lagi kayong nagkakausap. Ngunit kung hindi kayo madalas na nagkakausap, wala kang ideya kung ano ang nasa isip niya. Anong iniisip niya patungkol sa'yo? Tama po ba ito? Nakikipag-usap ang Diyos sa tao. Kaya kailangan nating makinig sa salita ng Diyos. Lubhang nalulugod ang Diyos kapag nakakapakinig ng salita ang mga tao. Nakikilala natin ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Nalalaman natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Nalalaman natin ang biyaya at nakikita natin ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Ang malaman ang salita ay ang makilala ang Diyos. Subalit, may mga tao, hindi pa rin nila alam ang Biblia. Kaya hindi rin nila kilala ang Diyos. Kaya napaka-importante na matutunan natin ang salita kapag tayo ay nagkakatipon ng Sundays at Wednesdays. Kung matututunan mo ng maigi ang Biblia, maliligtas ka at makikilala mo ang Diyos. Jeremias 29:13. Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Hanapin ninyo ako ng inyong buong puso. Saan hahanapin? Hindi natin makikita ang Diyos sa bundok. Hindi kailangan pumunta sa espesyal na lugar upang makita ang Diyos. Subalit sa pamagitan ng salita. Kabilang sa mga ligtas na banal, nandun lagi ang salita ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay nagtuturo ng salita sa pamagitan ng isang tao. Kaya nalalaman natin ito. Nauunawaan natin ito at napag-iisipan. Kaya nga sabi sa Apokalipsis 1:3, mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito. Kailangan nating magbasa ng Biblia, subalit hindi natin ito lubusang maunawaan kung tayo ay magbabasa ng mag-isa lamang. Kailangan mo ring makinig. Ang pakinggan ng salita ay ang matutunan at maunawaan ito ng mga unang tao na nakaalam patungkol dito. Sa mga nakapakinig at sa mga isinulat na ito sa kanilang puso at sa kanilang buhay, ay silang makakatanggap ng biyayang ipinangako ng Diyos sa mga salita ng Biblia. Kaya ngayon, sa ating mga nakakapakinig, may ilan na nakikinig gamit ang kanilang tenga, ngunit walang nakakaunawa, walang pangunawa. Meron namang nakikinig na papasok sa isang tenga, lumalabas sa kapilang tenga. Hindi maari ang ganito,
Kailangan nating makinig sa salita, ibaon at unawaing maigi ang salita, saka ilaliman ng ating mga puso. Iniingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Iyon ay ayon sa Awit 119 verse 11. Kailangan nating ingatan ang salita sa ating puso upang hindi tayo magkasala kahit na tayo'y mga ligtas na. Hindi natin maaring itago lamang ang Biblia sa bag o sa ating bookshelf. Paano mong mailalagay ang salita sa iyong puso kung ganun? Kailangan magpatuloy tayo sa pag-aaral, pakikinig, pagbabasa, pagme-memorize at ingatan ng salita sa ating mga puso. Kaya ang dahilan kung bakit tayo nagre-recite ng mga Bible verses ng madalas upang mapanatili natin ito sa ating mga puso. Kaya ang salita ay namumuo sa aking puso. Ang Espiritu Santo ay binabago ang aking puso sa pamagitan ng salita at nabubuhay ang anyo ng Diyos at naunawaan ko ang kaloob ng Diyos at nagkakaroon ako ng lubusang pagnanais na gawin ang kalooban ng Diyos. Binibigyan ako ng tapang at lakas. Ganun po. Subalit, kung inilalayo natin yung sarili sa salita, inilalayo din natin ang sarili natin sa Diyos. At kung inilalayo natin ang sarili natin sa Diyos, mas mapapalapit tayo sa mundo. Hindi ito dapat ang ginagawa natin. Kaya naman, kung titingnan natin doon sa Hebreo chapter 2 verse 3, anong sabi doon? Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganitong kadakilang kaligtasan? Sinasabi na ito'y dakilang kaligtasan. Ang unang dahilan ng pag-aaral natin ng Biblia ay upang makapagligtas ng kaluluwa. Sa Juan 5:39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ang Panginoon ay iniligtas ang ating kaluluwa sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. Ikaw ay naligtas na ipanganak ka ng muli, meron ka ng buhay na walang hanggan, lahat ng ito ay pare-parehas lang ang ibig sabihin. Iyon ang ganito kadakilang kaligtasan. Ang Panginoon ang nagbigay sa inyo ng kaligtasan. Ayon sa Efeso 2:8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Naunawaan natin ang biyaya ng Diyos at naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Biyaya ng Diyos ay hindi biyaya kung natanggap natin ito ng may kapalit na paggawa. Kung tayo'y babayaran sa ating pagsusumikap, ito'y hindi biyaya. Kung tayo'y naligtas dahil sa paggawa, natural lamang na tayo'y bibigyan bilang isang gantimpala ng dahil sa tayo'y gumawa. Subalit, ang biyaya ay ibinibigay ang iyong kailangan nang walang anumang kapalit, walang kapalit na gawa o kwalipikasyon. Iyon yung biyaya. Kahit ang isang makasalanan na gumagawa ng kabutihan ay hindi maliligtas. Kahit na ibigay ng isang makasalanan ang lahat-lahat, yung lahat-lahat na nasa kanya, hindi pa rin siya maliligtas. Kung ibigay ng pinakamayamang tao ang lahat, yung lahat ng nasa kanya sa Diyos, maliligtas ba siya? Hindi po maaari. Hindi sa pamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ang salitang biyaya ay regalo ay parehas lamang ang kahulugan. Subalit hanggang ngayon, maraming tao ang nag-iisip na ang pagpunta sa church ay ang maniwala kay Jesus at kapag nagsikap ka, maniwala ka ng mas mabuti pa. Ang magsikap, ito ay ginagawa natin. Kaya sinasabi ng mga tao, ang maniwala, kailangan maniwala ka, pero kailangan maniwala ka ng mas mabuti, ng mas maigi pa. Kailangan maniwala ka doon ng mas mabuti pa. Dinaragdag nila yung salitang mas mabuti. Hindi ko alam kung adjective o adverb ito. Ngunit naniniwala ako ng mabuti, ibig sabihin ito ay halos naniniwala. Ang pinaniniwalaan natin ay si Jesus ng mabuti.
ang ibig sabihin nito ay kailangan nating gawin ng mas mabuti. Kaya ang nangyayari, biyaya ng Diyos plus mga gawa kung mabuti. Ganun po tayo, gaano nga ba tayo magiging mabuti? Hindi natin kayang gawin na maging mabuti hanggang kamatayan. At dahil sa hindi natin kaya, meron lamang isang paraan, ibinigay sa atin ng Diyos ng libre. Hindi dahil sa ang biyaya ng Panginoon ay walang halaga, ngunit dahil hindi natin kaya, walang choice ang Diyos kundi ibigay sa atin ng libre. Para maibigay ito ng libre, kailangan na ang Diyos ang magbayad para sa ating mga kasalanan at sa kahatulan na dapat para sa atin. Kaya ang dakilang biyaya ay si Jesus, ang matuwid na Panginoon. Siya ay namatay para sa mga hindi matutuwid at makakasalanan. At dahil dito, napatawad ang ating kasalanan magpakailanman sa pamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo upang tayo ay maligtas. Kung maunawaan at sinampalatayanan ang biyayang ito, matatanggap natin ang kapatawaran ng kasalanan, kaligtasan at walang hanggang buhay at ang lahat ng ito ay mangyayari. Kaya nga, noon tayo ay mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, ang resulta ng kaligtasan ay kapatawaran ng kasalanan at nabuhay ang patay na kaluluwa. Yung kaluluwang namatay dahil sa kasalanan, subalit sa sandaling napatawad ang kasalanan, ang kaluluwa ay nabubuhay. Patay ang kaluluwa, ibig sabihin na naputol yung komunikasyon sa Diyos. Bilang resulta ng kaligtasan, ang ating mga kasalanan ay napatawad at tayo inaring ganap at gayon din, ang ating buhay ay konektado na sa Diyos. Ang unang taong si Adan ay naging buhay na nilalang at ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. Bakit kailangan natin ng espiritong nagbibigay ng buhay? Dahil ang buhay na espiritu ay namatay dahil sa kasalanan. Ito ay naging patay na espiritu. Sa pamagitan ng pagbabayad sa kabayaran ng ating mga kasalanan, si Jesus ang naging espiritong nagbibigay buhay. Kaya, kayo na yung mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Ang ating kaluluway na buhay. Kaya sa harapan ng Diyos, nakikilala niya ang mga ligtas at hindi ligtas na tao at ang mga buhay at patay. Sa harapan ng Diyos, yung mga ligtas ay ang mga buhay at ang mga hindi ligtas ay ang mga patay. Sa mga panahong ito, meron po mga pelikula kung saan mayroong patay na naglalakad ng kakaiba ang kilos. Ang tawag doon ay zombie. Well, ito ay kwentong ginawa ng tao, subalit sa katotohanan, ang taong hindi ligtas ay kagaya ng zombie. Sila'y naglalagay ng makeup, nagdadamit, namumuhay ng isang magandang buhay at kumakain ng masarap na pagkain. Pamanhin, subalit sila'y mga zombie sa harapan ng Diyos. Sila'y mga patay. Sila'y mga patay na naglalakad. Ito'y kakilakilabot, hindi po ba? Subalit, maari bang pakasalan ng isang hindi ligtas ang isang ligtas? Sabi natin mayaman yung zombie, siya ay gwapo, nagdadamit ng maayos, subalit maari ba siyang pakasalan ang isang ligtas? Isipin natin ang agwat sa pagitan ng buhay at patay, kung paanong sinabi ni Abraham sa Lucas chapter 16. Isang mayamang tao nasa impyerno at ang pulubing si Lazaro ay nasa paraiso. Sa pagitan nila, may isang malaking banging inilagay sa pagitan natin upang ang mga nagnanais tumawid buhat dito patungo sa inyo ay hindi maari at wala ring makakatawid mula riyan patungo sa amin. Bagamat nabubuhay tayo sa mundong ito, ang isang taong nasa panig na iyon ay hindi makakatawid at makakapunta sa atin. Ni hindi rin tayo makakatawid sa panig na iyon, gaano nga kalaki ang pagkakaiba ng buhay at ang patay. Kaya nga, ipagpapatuloy ko po. Isipin natin yung kaligtasang natanggap natin, yung kaloob. Ang pinakadakilang kaloob na ibinigay ng Diyos sa tao. Kaya nga doon sa mga talatang binasa natin sa Juan 10:27, sinabi ni Jesus, pinakikinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Si Jesus yung pastol at ang tao sa mundong ito ay mga tupa. Subalit dun sa Isaiah 53:6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan, iniwan ng mga tupa ang pastol at sila ay naligaw. Bawat isa ay lumihis sa kanyang sariling daan ayon sa sariling katigasan, sariling pagnanasa, kung saan niya gusto, kahit pumunta pa siya sa dulo, siya ay pumupunta sa kanyang sariling lugar. Kung pupunta kayo sa inyong sariling daan, ang inyong kahinatnan ay impyerno.
Si Judas ay pumunta sa sarili niyang daan at napunta sa impyerno. Nang si Matias ay napili upang maging isa sa mga apostol kapalit ni Judas Iscariote, ang ginawa ng mga apostol ay nanalangin. Upang pumalit sa paglilingkod na ito at pagka-apostol na tinalikuran ni Judas upang siya ay pumunta sa sarili niyang lugar. Iniwan niya yung daan papunta sa langit at pumunta sa kanyang lugar, sa sarili niyang lugar. Saan yung sarili niyang lugar? Sa impyerno. Bago tayo naligtas, tayo ay kagaya rin ng mga tupang naligaw at pumunta sa ating sariling lugar. At mapupunta sana tayo sa impyerno magpakailanman. Subalit dun sa unang Pedro chapter 2 verse 25, sapagkat kayo'y tulad sa mga tupang naligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong kaluluwa. Tayo'y hindi mga tupang naliligaw, subalit ang mga tupang bumalik na sa Panginoon. Kaya nga sinabi, ang aking mga tupa. Tayo ngayon mga tupa na ng Panginoon. Pinakikinggan ng aking mga tupa ang aking tinig. Pinakikinggan ang salita ng Panginoon. Ang mga naligtas ay may mga tengang ipinandirinig ang kanilang tenga sa salita ng Panginoon. Tama po ba? Hindi ba sumusubok ang salita ng mga pandinig gaya ng ngalangala na lumalasa ng pagkain? Pagkatapos nating maligtas ang ating mga tingay nabuksan, anong uri ng tinga? Tingang nakikinig sa salita ng Diyos. Ito'y nabuksan. Bago ako maligtas, mayroon akong kilalang isang sikat na pastor na nakatanggap ng doctorate degree sa Amerika. Siya'y napakadakila at mahusay mangaral at minsan nga'y hinangaan ko siya at sinabi kong sana'y maging kagaya ko siya. Subalit, nang ako'y maligtas, kahit walang nagsabi sa akin, siya'y parang isang guro sa kindergarten. Hindi tama yan. At ang pastor na hinahangaan ko noon, kagaya ng isang mapagkunwari. Kaya nga, hindi yun tama. Ang mga tinga ko'y nabuksan. Sinasabi ng ilang tao, parang itong kakaiba. Ang sermon ay hindi na nakakaantig kagaya dati. Sila'y ganun, hindi dahil sila'y nagmamataas, kundi nabuksan na yung kanilang mga pandinig. Pinakikinggan ang aking mga tupang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Ngunit, hindi sila susunod kailanman sa iba, kundi lalayo sila sa kanya sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Nakikilala ng tupa ang tinig ng kanyang pastol. Hindi sila nakikinig sa tinig ng iba, kundi lumalayo sila sa kanya. Ito'y isang tiyak na bagay. Silang naipanganak na muli, silang mga naligtas sa ating church at dumadalo na sa ating church, noon ay hinayaan muna natin silang dumalo sa kanilang mga nakagis ng churches sa halip na sa church natin. Subalit, sinabi nilang ayaw na nilang makinig doon. Noon, sinasabi nilang talagang nakakamangha yung pastor nila, mahusay mangaral. Subalit, pagkatapos nilang maligtas, sinabi nila, hindi tama yun. Dahil, paiba-iba yung sinasabi ng pastor nila na minsan maaari silang makapunta sa langit kapag nagsumikap sila, subalit minsan naman sinasabi maaari silang maligtas sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya yung salita nila ay pagkakaiba. Ang pinakamahalaga at pangunahing katotohanan sa Protestante ay ang itinuring na matuwid ang isang tao sa pamagitan ng pananampalataya na tayo'y maliligtas sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Alam din nila ito. Napag-aralan na po nila ito sa Theological Seminary School. Subalit, dahil hindi pa sila ligtas, sila'y masisigasig at iniisip na maari silang mapunta sa langit kapag dinadagdagan nila ng kabutihan ng biyaya ng Diyos. Ang bagay na ito ay hindi malinaw sa kanila, kaya nga ayaw kong pakinggan ito dahil nasasaktan ako. Minsan nga gusto kong pumunta sa stage at mangaral. Kaya nga ngayon sila'y lalayo, hindi iyon ang pastol. Kaya nga, pinakikinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Sinabi ng Panginoon dito na aking mga tupa, pinakikinggan ng aking mga tupa ang aking tinig. Pinakikinggan nila ang tinig ng Panginoon. At sinabi niya, at sila'y aking kilala. Kilala ng Panginoon ang kanyang mga tupa. Kilala rin natin ang ating pastol. Kaya kilala ng Panginoon, kilala ko ang Panginoon, kilala niya ako, kilala natin ang isa't isa.
Kilala, ibig sabihin ay kilala yung pagkatao. Hindi ito yung pagkakilala sa pangalan lamang o panlabas na anyo, kundi kilala ang pagkatao. Kilala ko ang Panginoon at kilala niya ako. At sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Ang pagsunod sa Panginoon, ibig sabihin ay ang pakikinig sa tinig ng Panginoon at ang pagsunod sa kanyang mga salita. Bagamat hindi natin nakikita ang ating Panginoon, naririnig natin siya sa kanyang tinig. Tama po? Hindi natin nakikita ang Panginoon kaya't siya'y nasa, kahit na nasa atin siya. Siya'y nagpakita sa pamagitan ng salita. At sa pamagitan ng salitang ito, nakilala natin ang Panginoon. Naunawaan natin ang kalooban niya at kung saan siya nalulugod at namumuhay tayo ayon sa salita. Sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Kaya ito yung pagsunod sa Panginoon. At kasama siya saan man siya pumunta at ang pagsunod sa salita ay ang pagsunod sa Panginoon. Subalit may mga taong umaawit ng himno na sinasabing whenever following the Lord with the Lord. Hindi nila sinusunod talaga yung Panginoon kasi ito yung kanta nila, whenever following the religion, following the pastor, following the recognition of people, they go to hell. Paumanhin po. Paumanhin na nagsalita ako ng ganito. Ito'y talagang nakakaawang bagay. Totoo po, sinusunod nila yung tao. Bagamat ang taong ito'y nagsasalita ng kakaiba ng gaya ng multo, subalit gustong-gusto pa rin nilang sumunod. Kung titignan natin doon sa 2 Corinto chapter 11 verse 20, sabi doon, sapagkat pinagtitisan ninyo ito kapag inaalipin kayo, o kapag kayo pinagsasamantalahan, o kapag pinagyayabangan, o kapag kayo'y sinasampal sa mukha. Bangaman, kayo'y pinagsasamantalahan. Tinitiis ninyo lamang at sinasabing, sige, pagsamantalahan mo ako. Ito'y kakaiba talaga. Doon sa Juan chapter 10 verse 28, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak. Ngayon, hindi na tayo mga tupang naliligaw, subalit bumalik na tayo sa Panginoon, ang pastol at tagapag-alaga ng ating mga kaluluwa, at napakinggan natin ang tinig ng Panginoon. Kilala tayo ng Panginoon at tayo'y sumusunod sa Panginoon. Kaya dito'y sinabi sa mga sumasampalataya at sumusunod sa Kanya, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Ano po ito? Ito'y buhay magpakailanman. Ang buhay na walang hanggan ay ang pagpunta sa langit at mabuhay na kasama ang Diyos magpakailanman sa Kanyang lupain. Ito yung buhay na walang hanggan. Crown of eternal life and blessing we shall receive. Subalit, hindi ibig sabihin na mag-i-enjoy lamang tayo ng buhay na walang hanggan kapag nandun na tayo sa langit. Hindi po. Kundi yung taong naligtas sa mundong ito ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Silang mayroong buhay na walang hanggan sa mundong ito ay mapupunta sa langit at mabubuhay magpakailanman. Ako'y naligtas, ako'y napatawad sa lahat ng kasalanan, ako'y ginawang matuwid, ang kaluluwa kong patay dahil sa kasalanan ay nabuhay at nakatanggap ako ng buhay na walang hanggan, ang mga salitang ito'y magkakaparehas. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak. At tayo hindi mapapahamak. Kung talagang natanggap ninyo ang kaligtasan ng inyong kaluluwa ay tiyak magpakailanman. Subalit, may ilang tao na naniniwalang kahit ligtas na ang isang tao ay maaari pa rin siyang mapunta sa impyerno kapag nagkasala siya. Ganito sila dahil hindi nila alam. Halimbawa, isang anak ang pinalayas pansamantala dahil sa hindi siya nakinig sa kanyang ama. Tapos sinabihan siya ng nakababata niyang kapatid, "Kuya, tinatawag ka na ni tatay para umuwi ka na agad." "Hindi, hindi. Hindi ako uuwi kasi papaluin niya lang ako." Di kalaunan ay sinabi ng pinalayas nana, "Malaking problema ito. Kung hindi naman ako makakabalik ay bubugbugin ako at mamamatay." Sinabi ba talaga ng tatay na papatayin niya ang kanyang anak kung hindi siya babalik? Sinabi lang naman ng tatay niya na bumalik siya. Dinagdagan lang ng kanyang anak mula sa kanyang kaisipan. Sinasabi dito na silang siguradong ipinanganak ng muli ay nakatanggap ng buhay na walang hanggan
kailanman hindi sila mapapahamak. Juan 10:28, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi sila mapapahamak. Ibig sabihin ng buhay na walang hanggan ay hindi na mapapahamak kailanman. Iyan po yung buhay na walang hanggan. Hindi ito pwedeng tawaging buhay na walang hanggan kung ito ay mawawala din lang makalipas ang ilang araw. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang buhay ng taong ligtas ay nasa kamay ng Panginoon. You bought it with the blood, so you won't let go. Hindi mo ba iingatan ng maigi ang isang napakahalagang bagay na binili mo gamit ang lahat mong kayamanan at hahayaang mawala lamang ito? Ipagpalagay natin may isang taong bumili ng pinakamahalagang diamante sa buong mundo gamit ang kanyang lahat ng kayamanan. Kung titignan niyo po ba'y iniiwan niya lamang kung saan-saan at hahayaang mawala? Kung ang diamanteng iyon ay sobrang laking piraso ng kayamanan, ay hindi niya ito kayang proteksyonan, pwede niya itong ilagay sa isang underground vault sa isang bangko. Kayo niya pinapangalagaan ito mula sa mga magnanakaw. Sa katunayan, kahit ang mga ekspertong magnanakaw ay kayang pasukin ang isang underground vault at nakawin ang mga diamante doon, ngunit hindi kayang agawin ng Diablo ang buhay mula sa mga naligtas na. Sila ay binili ni Jesus mula sa malaking halaga. Sinabi rin sa aking kamay, ang mga buhay ng mga naligtas ay nasa kamay ni Jesus. Ang mga ibinigay sa akin ng aking ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng ama. Sa kamay ni Jesus at ng ating ama, ang ating buhay ay doble at tripling ligtas. Ito ay 100% na sigurado. Kung ikaw ay tunay na ligtas, ang iyong espiritu ay hindi mawawala ayon sa salita. Kaya natamo natin ang buhay na walang hanggan. Doon sa Juan 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya. Ang mga sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ang mga hindi sumasampalataya naman, ito yung pinakamalaking pagsuway, ang hindi pagsampalataya. Nang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya. Brothers at sisters, ang sa mga hindi naligtas, ano ang nasa isip po nila? Ang puot ng Diyos ay nananatili. Ang puot ay nakasunod sa kanila. Ipagpalagay natin na mayroong isang matalim na kutsilyo na nananatili sa isang manipis na sinulid at sumusunod sa iyong ulo. At ito ay nasa taas ng iyong ulo sa tuwing matutulog ka o saan ka man pumunta. Sa kalokmunan ay mamamatay ka kapag bumagsak na ito. Oo, ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanilang ulo tulad nito. Grabing nakakatakot na mga salita ito. Ngunit sinasabi ng iba pagkatapos makinig ng lahat ng mga sessions, sa susunod ko na lang kukunin yung kaligtasan. Ano? Ganun ba ang kaligtasan? Pwede ba nilang kunin ito sa susunod na lamang? Kung pababayaan ng taong ito ang gayong kadakilang kaligtasan, maaari niyang sabihin na kung libre yan ay makukuha ko pa rin naman yan sa susunod. Dahil hindi nila alam kung gano'ng kahalaga ang kaligtasan. Sa ganong pag-iisip, maaring hindi siya maligtas hanggang sa siya ay mamatay. Tingnan po natin sa Daniel chapter 12. Daniel chapter 12 verse 2. Daniel chapter 12 verse 2. Marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising, ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan at ang iba'y tungo sa kahihiyan at walang hanggang paghamak. Ngayon, sa aklat ng Daniel, sa lumang tipan ay mayroong mga nakakagulat na salita. Sino ang mga maraming natutulog sa alabok sa lupa? Sila ay mga patay.
Ngayong namatay si Lazaro ay sinabi ni Jesus, si Lazaro na aking kaibigan ay natutulog. At ngunit ako ay pupunta roon upang gisingin siya. Ang patay ay natutulog. Marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising, ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya kung titingnan natin sa Juan 5:28, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Ang mga gumagawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay. Huwag kayong mamalinang intindi ha. Ang paggawa ng mabuti at ang paggawa ng mga may moralidad ay hindi makakapagbigay sa tao ng buhay na walang hanggan. Sa halip ay namumuhay ang mga tao ng mabuti dahil sila ay ligtas na. Hindi ito magkabaliktad ha. Hindi mo ito pwedeng gawin ng pabaliktad. Ang mga gumagawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay. Ang mga naligtas ay nararapat lang na mamuhay ng mabuting buhay. Nakatanggap tayo ng maraming ng mabuting buhay. Ang Diyos ay ang banal na Ama at ang banal na Espiritu ay naninirahan sa mga taong banal hanggang sa nalalabi nilang buhay. Kung gayon, paano natin magagawang gumawa ng kasalanan araw-araw tulad sa mga makamundong tao? At magsilabas, ang mga gumagawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay at ang mga gumagawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Kaya't ang libingan ay hindi may tuturing na lugar kung saan tayo maaring makapagpahinga ng payapa. Napakaraming mga talata sa Biblia ang tungkol dito. Ang libingan ay hindi maaring maging lugar ng kapahingahan. Maging ang mga hindi mananampalataya ay dadalhin pa itaas mula sa kanilang libingan, ang kanilang mga laman ay dinadala pa itaas at itatapon sa walang hanggang apoy kasama ang kanilang mga espiritu pagkatapos ng paghukom ng Diyos. Kaya nga, at magsisilabas ang mga gumagawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Gayun din po sa aklat ng Daniel chapter 12 verse 2, marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising, ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan. Sila yung mga ligtas. At ang iba'y tungo sa kahihiyan at walang hanggang paghamak. Ito naman po yung hindi ligtas, tungo sa walang hanggang kahihiyan. Ito'y hindi simpleng kahihiyan. Ito ay tumatagal magpakailanman at ang usok ng hirap nila ay papailan lang magpakailanman. Panimula, ang impyerno ay hindi naman talaga para sa tao, ngunit ito'y para sa mga tiwaling anghel at diablo. Iyon lang ang lugar na maari nilang puntahan. Kaya nga, doon sa Mateo 25:41, pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel." Ito ay pagkatapos ng kanilang kamatayan. Kaya tingnan natin sa unang Juan chapter 2 verse 25. Unang Juan chapter 2 verse 25. Unang Juan chapter 2 verse 25. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. At ito ang pangako na kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. May pangakong ibinigay ang Diyos sa atin. Ang Diyos ay nangako sa atin. At ito ang pangako, ang buhay na walang hanggan. Ito'y buhay na walang hanggan. Siya ay nangako na bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Tinupad ng Diyos ang kanyang mga pangako ng walang mintis. Iniligtas niya tayo upang bigyan ng buhay na walang hanggan. Tingnan din natin doon sa Unang Juan chapter 5 verse 11. Unang Juan chapter 5 verse 11. At ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang kamay. Na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Ang buhay ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan at ang buhay na nasa kanyang anak. Sa verse 13, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong
nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang verse na ito kung sakaling ang mga tao ay mayroong pagdududa. Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos. Kailangan ganap na maniwala tayo na mayroon tayong buhay na walang hanggan. Iniligtas ba tayo ng Diyos para mamuhay ng matiwasay sa mundong ito? Ang mundong ito ay sinumpa. Ang mundong ito ay pinamumunuan ng Diablo. Ang sanlibutang ito ay umiwan at nagpako sa krus sa tanging Anak ng Diyos. Itong sanlibutang ito kung saan ang mga alagad ng Panginoon ay inusig, ginutom, binugbog at pinugutan ng ulo hanggang sa mamatay. Ang pananabik sa kaluwalhatian mula sa mundo ay hindi dapat gawin. Maling isipin na dapat tumanggap ng kaluwalhatian at mamuhay ng matiwasay sa mundong ito. Kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Kaya kung titingnan natin doon sa Filipos 1:29, sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya. Sabi doon, hindi lamang ang manampalataya at maipanganak na muli, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Ang taong ligtas ay hindi lamang nananampalataya sa biyaya ng Panginoon, kundi namumuhay din ng may pagsasakripisyo. Makakabuti rin naman na mamuhay ng komportable na may pagpapasalamat sa biyayang ibinigay ng Diyos. Ngunit ang masiyahan sa Panginoon kahit sa panahon ng pagdurusa, umasa sa Diyos at mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, ito'y magiging mas mahalaga sa mata ng Diyos. Nalalaman mo ba ito? Kung titignan sa aklat ng mga gawa, nagdaan sa matinding hirap yung mga apostol. Bakit hindi sila biniyayaan ng Diyos ng maginhawang buhay? Sa halip, sila'y naging mga martir. Inutusan din naman tayo ng Panginoon na sumunod sa kanila. Kaya tayo'y sumusunod sa kanilang likuran. Dapat nating tanggihan ang ating sarili, pasanin ang ating krus at sumunod sa Panginoon. Madali ba itong gawin? Madali ba? Bakit mahirap? Ito yung patunay na meron tayong pananampalataya at siya yung magbibigay ng higit na kaluwalhatian sa atin. Dapat bang maging masaya at masiyahin sa kaginawahan? Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, yung mga Kristiyano sa Europa, tingin niyo po ba mga ligtas o born again sila? Sa palagay ko po ay patay. Patay na yung ningas ng ebanghelyo doon. Gayunpaman, sinasabi nila na maginhawa ang pamumuhay nila doon sa biyaya ng Diyos. Ngunit biyaya ba talaga yun ng Diyos? Yung tanging anak ng Diyos ay pumarito sa sanlibutan. Siya ay hubad, gutom, ginawa niya ang lahat hanggang sa kamatayan. Ngunit bakit mga makasarili ang mga Kristiyano ngayon? Matapos maligtas, ano ang aking gagawin para makakain at makapamuhay ng masagana? Nabubuhay pa ba tayo para doon? Palagi ninyo po bang ipinapanalangin yung mga ganitong biyaya? Hindi po ibig sabihin na yung kumain at mamuhay ng masagana ay kasalanan. Pero kung may mali na dito, maaring mailayo na tayo nito sa Diyos. Kung mas magiging maginhawa yung buhay ng isang tao, yung pagkilos ng pagliligtas sa mga tao ay unti-unting mawawala. Sinasabi na mahirap sa isang mayaman ang makapasok sa langit. Para maligtas ang isang napakayamang tao, kung ayon sa porsyento, kung siya ay maliligtas, isa itong himala. Kung yung puso niya ay dukha kahit na siya ay mayaman, kung gayon siya ay maliligtas. Ngunit kahit sa mga taong ligtas, kung magiging maginhawa sila, mahihirapan sila sa kanilang buhay Kristiyano. Mas maginhawang buhay, mas mahirap na Christian life. Bakit po? Yung pananampalataya nagtitiwala sa Diyos ay mababawasan. Dapat tayong makontento at masiyahan habang dumaranas ng kapighatian at ng paghihirap. Kung hindi, maaring hindi na natin matukoy ng mabuti kung yung kasiyahan ay galing sa Diyos o sa sanlibutan.
ito'y nakakalitong sitwasyon. Hindi ko po sinasabi na dapat maging mahirap tayo. Habang yumayaman, dapat nating ialay yung lahat ng ating kayamanan sa Panginoon. Kahit na tayo ay mahirap, dapat tayong mamuhay sa nanasisihan lamang sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim ng kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganahan at maging sa kasalatan. Minsan binibigyan tayo ng labis ng Diyos. Susubukan at raranasin. At kung minsan, kukunin niya ang lahat para makita kung ano yung gagawin natin gaya ni Job. Noong una ay nakatanggap ng napakaraming biyaya si Job, tama po ba? Ngunit nang mangyari, sinabi ni Satanas sa Diyos, pinaglilingkuran ka lang naman ni Diyos dahil binibigyan mo siya ng maraming pagpapala. Sa tingin mo ba paglilingkuran ka pa rin niya kapag kinuha mo ang lahat sa kanya? Kaya sinabi ng Diyos, hindi, kung gayon nais mo bang kunin ang lahat? Kunin mo ang lahat, huwag lamang ang kanyang buhay. Namatay yung 10 anak sa loob ng isang araw. Lahat ng kanyang kayamanan, ninakaw. Nagkasakit yung buong katawan niya. Kumuha siya ng isang pirasong basag na palayok upang kayurin ang sarili at sinumpa yung araw ng kanyang kapanganakan. Ano yung sinabi niya habang nangyayari ang lahat ng ito? Sinabi ng asawa ni Job, mananatili ka pa ba sa iyong katapatan? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Sinumpa niya ang kanyang asawa. Ngunit ano ang sinabi ni Job? Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kahit sa panahon ng kahirapan, ang Panginoon ang nagbibigay at ang Panginoon ang bumabawi. Hindi niya sinisi ang Diyos. Tama po, matapos ang lahat ng pagsubok, pinigyan ng Diyos si Job ng dobleng biyaya. Nang basahin ko ang Santiago chapter 5, siya ay tumanggap ng doble. Sa palagay ko ay hindi ito biyaya sa sanlibutan kundi gantimpala na walang hanggang langit, doble. Sa tingin ko po ay higit pa. Gayunpaman, tayo ay mga taong nakatanggap ng buhay na walang hanggan. Huwag ninyo po itong kalimutan. Ano yung katatakutan ng taong nakatanggap ng buhay na walang hanggan? Natatakot po ba kayong mamatay? Kung ikaw ay natatakot na mamatay matapos makatanggap ng buhay na walang hanggan, agad kang pupunta naman sa Diyos, hindi po ba? Ano yung kakatakutan mo? Yung taong hindi natatakot sa kamatayan ay may malakas kaysa sa mga taong natatakot sa kamatayan. Nang sabihin ni Esther na nang sinabihan si Esther na pumunta sa hari para sa kanyang bayan, sinabi niya kay Mordecai, hindi ako maaaring pumunta sa hari nang hindi ako pinatatawag. Kung hindi ako pinatatawag at ako'y pumaroon doon, ako ay papatayin. Kahit sino ay papatayin. Iyon yung rason mo? Kung gayon, ikaw lang ang mabubuhay at mamamatay ang iyong bayan? Iyon yung sabi ni Mordecai at sinabi naman ni Esther, oo, ako ay hayo at kung ako'y mamamatay, ay mamamatay. Kung tayo ay mamamatay, kung gayon, ay mamamatay. Kaya, siya ba ay namatay? Hindi. Kung nanaisin mong mamatay, ikaw ay mabubuhay. Hindi ka mamamatay. Nang dapat nang mamatay yung mga Israelita, nakatanggap sila ng protection mula sa Diyos sa pamagitan ng pagbibigay ng mga pagsubok sa mga taong nananampalataya sa Diyos. Nagbibigay ng biyaya yung Diyos at tinutulungan tayo. Maraming ganitong sitwasyon at kung gayon, ito yung katotohanan na mayroon tayong buhay na walang hanggan. Doon sa Juan chapter 6 verse 39, sabi na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman. Yung mga taong ligtas ay hindi maihiwalay sa kamay ng Diyos. Ni isa ay hindi maihiwalay. Hinahawakan sila ng maigi ng Diyos upang walang mawala. Kapag nakikita natin yung isang klase ng isda, nangingitlog ito sa loob ng kanyang bibig. At kapag binuksan niya yung kanyang bibig, maraming mga bagong panganak na isda yung lalabas. Ngunit kapag darating yung isang malaking isda para kainin sila, ibinubukan ng nanay ng isda yung kanyang bibig, tapos yung lahat ng kanyang mga anak ay papasok doon. Nakita niyo na po ba ito? Pumapasok sila. Pumupunta sila sa bibig upang maproteksyonan. Nangyayari ito kapag sinusubukan silang kainin ng malaking isda. Kapag binubuksan nila ang kanilang bibig para kainin sila.
hindi natin alam kung paano nila nalalaman na kung papasok sila doon sa loob. Lahat ito ay pumapasok sa loob. At kapag ligtas na sa panganib, bubuksan ng nanay ang ng isda yung kanyang bibig at lalabas yung mga maliliit na isda. Hindi sila kinakain ng nanay, kundi pinoproteksyonan sila. Tayong mga taong ligtas ay nasa kamay ng Diyos. Kaya naman tingnan natin sa Juan chapter 3. Juan chapter 3 verse 3. Juan chapter 3 verse 3. Sumagot sa kanya si Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." Ngayon, ito ay napakahalagang verse para sa mga taong hindi ligtas. Maging sino man ito, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Yung hindi makita ang kaharian ng Diyos ay mas matindi kaysa sa hindi makapasok. Paano ka nga ba makakapasok kung hindi mo ito makikita? Yung ganap na kondisyon ay yung makapasok sa langit ay dapat maipanganak ang muli. Nasa harap ni Nicodemo si Jesus na siyang pinini ng bayan ng Diyos at pinuno ng mga Hudyo. Merong isang kapulungan na Sanhedrin na tinatawag na Judaismo. Sila yung mga pinunong reliyoso. Umahatol sila ayon sa reliyon at makatwiran ang na nagpaparusa at nagbibigay ng gantimpala. Si Nicodemo ay pumunta kay Jesus ng gabing iyon at sinabi sa kanya, Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa malimang kasama niya ang Diyos. Napakasaya ni Jesus sapagkat yung may mataas na posisyon na si Nicodemo ay pumaroon sa kanya at nagbigay galang sa kanya. Kahit na yung ibang mga reliyosong pinuno ay inuusig siya at sinusubukan siyang patayin, ngunit hindi ito ginawa ni Nicodemo, kaya siya ay nagalak. Ngunit may nakakalungkot na bagay dito. Nicodemo, ikaw ay mabuti at sumusunod sa kautusan ng Judaismo, ngunit kahit mabuti kang tao, hindi ka makakapunta sa langit. Hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Pumarito si Jesus upang iligtas yung mga taong papunta ng impyerno at gawin silang mga mamamayan ng langit. Tama po? Kaya nga nang makita ni Jesus si Nicodemo, sinabi niya sa kanya, ikaw ay napakabuti, ngunit hindi ka makakapunta sa langit. Nalalaman kong ikaw ay magtatanong. Hindi mahalaga na marami kang nalalaman. Kung ikaw ay mamamatay ngayong gabi, kung mapupunta ka sa langit o sa impyerno, iyon ang mahalaga. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo. Binibigyan din niya na yung maipanganak na muli ay ang pinakamahalagang bagay. Malibang ang isang tao ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Yung maipanganak na muli, ibig sabihin ay maipanganak ng dalawang beses. Maraming mga bagay, yung dalawang beses na ipinapanganak, yung ibon ay nangingitlog, tama po ba? At kapag nalimliman nito, yung itlog ay napipisa. At yung ibon ay lilipad. Kapag nangingitlog din yung manok at nililimlaman ito pagkatapos ng 21 days ay nagiging sisiw at sumisigaw ng pipip. Sila ay dalawang beses ipinapanganak. Kung yung nakakadiring uod ay gumagapang sa dahon ng puno ay nagiging kukun at lalabas ito bilang isang paru-paro at lumilipad. Yung mga paru-paro ay lumilipad at tinatawid yung Pacific Ocean. Alam niyo po ba ito? Ito ay kamangha-mangha. Ang mga maliliit na paru-paro ay dumaraan sa Pacific Ocean. Ang nakakadiring uod ay nagiging paru-paro. Katulad nito, ang ating laman ay kagaya ng insekto na nagbabago-bago. Kapag ang tao ay naipanganak na muli, siya ay lilipad patungo sa Diyos. Malibang ang isang tao'y ipinanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Si Nicodemo ay narinig ang kanyang salita at nagulat. Ako'y matanda na, paano ako makakapasok o maipapanganak na muli? Makakapasok ba ako muli sa tiyan ng aking ina at maipanganak? Dapat ba akong pumasok muli sa tiyan ng aking ina?
At kahit na ang kanyang ina ay buhay pa, ngunit paano siyang makakapasok sa tiyan ng kanyang nanay? Ang tiyan ng kanyang ina ay puputok at siya ay mamamatay. Hindi niya alam ang tungkol sa pagkapanganak na muli na sinasabi sa kanya ni Jesus. Ang ipinanganak ng laman ay laman, ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Kahit na mayroon kang kakayahan na pumasok sa tiyan ng iyong ina at lumabas muli, ito ay sa laman. Tama po. Kahit na ikaw ay mayroong magandang moral, personalidad, at religyoso o relihiyon, ngunit ito ay hindi sa espiritu. At ang ipanganak sa laman ay laman. Ngayon, ikaw ay dapat na maipanganak ng Espiritu Santo. Ano ang maipanganak o ipanganak mula sa Diyos? Huwag kang magtaka na aking sinasabi sa iyo, kailangan kayong ipanganak na muli. Huwag daw magtaka. Ngunit ngayon, ngayong panahon, ito ay katakataka. Kung pakikinggan natin ang sermon ng mga kilalang pastor, sila ay magagaling magsalita ng may tanyag na pananalita. Kung tayo manunood ng mga palabas na may kinalaman sa Kristyanismo, hindi nila sinasabi na ang tao ay dapat na maipanganak na muli. Hindi nila sinasabi sa mga tao ang magsisi. Hindi nila binabanggit ang langit at impyerno. Sinasabi nila kung ang kanilang mga miyembro ay masigasig, makakatanggap sila ng malaking gantimpala at ang kanilang pananampalataya ay mabuti. Ngunit hindi nila sinasabi kailan sila maipanganak na muli. Si John Wesley ay naipanganak na muli 14 years magkatapos siyang maging pastor. Si Charles Wesley naman, yung kanyang kapatid, ay naunang naligtas sa kanya ng isang linggo. Si Charles Spurgeon. Hindi siya nakadalo sa dinadaluhan niyang church dahil malakas yung snow noon. Kaya naman, siya ay dumalo sa isang maliit na church sa maliit na nayon, isang Miyerkules ng gabi. At ang pastor ng church ay hindi rin nakadalo dahil doon sa snow. At kapalit niya ay isang pangit na batang lalaki na mukhang nagtitinda ng sapatos. Binasa nito ang Isaiah chapter 45 verse 22. Kayo'y bumaling sa akin at kayo'y maliligtas, lahat ng dulo ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Pagkatapos niyang buksan ang Biblia, bumaling kayo sa akin. Bumaling kayo sa akin. Tignan ninyo. Siya ay namatay sa krus at nagpadanak ng kanyang sariling dugo. Ang kanyang dugo ay tumulo, hindi ba? Tingnan ninyo, tingnan ninyo. Kaya't ito'y katawa-tawa para kay Spurgeon. At nang siya ay nagsalita at nakita ang batang lalaki, "Bata, bakit ka tumitingin sa akin? Tingnan mo ang Panginoon." Nang oras na iyon, siya ay nagulat at nakita si Jesus na namatay sa krus. Ang banal na espiritu ay kumilos sa kanyang puso. Ang pangit na batang lalaking yon na nakapakinig ng sermon at nakaunawa. At ang lahat ng taong naligtas ay mayroong araw ng kaligtasan. Si D.L. Moody, siya ay naligtas sa pamagitan ni Kimball, isang church school teacher. Mayroong araw ng kaligtasan, ngunit ang araw ng kaligtasan ay hindi mahalaga. Kahit ang araw na ito ay makalimutan, ngunit mayroon ka talagang araw na naligtas. Hindi maliligtas ng walang proseso, mayroong proseso. Kahit na ako ay naligtas 60 years na ang nakakalipas, ngunit naalala ko pa ng malinaw kung paano naligtas. Ngayon ay wala na akong naalalang ibang bagay, ngunit hindi ko makakalimutan ang proseso kung paano ako naligtas. Joyful day, this good day, my ugly body was newly regenerated body. Happy day, this is good day. Kaya nga dun sa Juan chapter 3 verse 5, sumagot si Jesus, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos." Hindi niya makikita at dito, hindi siya makakapasok. Ito ay magkatulad, malibang siya ay ipinganak ng tubig at espiritu. Ang ibang mga tao ay nagkaroon ng maling pagkaunawa sa Biblia at sinabing malibang siya ay hindi ipanganak ng tubig at espiritu kahit kailan iniisip ng
iniisip na kailangan nilang lumuha at magkaroon ng sipon at makaranas ng nakakagulat na bagay na ito ang banal na Espiritu. Sinasabi ng ibang tao na tanggap nila ang Espiritu Santo dahil nabautismuhan sila. At yung banal na Espiritu daw ay parang gusto nila. Ang tubig ay nangangahulugang hustisya ng Diyos. Ang Diyos ay hinukuman ang mundong ito sa pamagitan ng tubig. Ang mga Israelita ay nakalabas sa Ehipto. Ano ang meron doon? Mayroong dagat na sa kanilang harapan. Hinati ng Diyos ang dagat na pula kagaya ng sa lupa at ito ay himala na ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat na pula at ang mga sundalong Ehipsyo na sumusunod sa kanila ay namatay sa dagat na pula. Sa 1 Korinto, Jesus at silang lahat ay tumawid sa dagat at lahat ay nabautismuhan. Ang bautismo ay sa tubig. Ang mga Israelita ay dumaan sa tubig at ang mga sundalong Ehipsyo ay nalunod. Nang tayo ay mabautismuhan, ang ating panloob na pagkatao ay namuhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang ating laman na hinukuman sa pamagitan ng hustisya ng Diyos at ang mga kasalanang nagawa natin sa pamagitan ng laman ay namatay kasama ng Panginoon. Ako ay patay na at ang Panginoon ang nabubuhay sa akin. Ang makasalanang tao ay namatay at ang matuwid ay muling nabuhay. Ito ang tubig at espiritu. Tingnan natin doon sa 1 Pedro chapter 1. 1 Pedro chapter 1 verse 3. Unang Pedro chapter 1 verse 3 hanggang 4, purihin ang Diyos sa tama ng ating Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Sa Unang Pedro ay sinulat, ito po ay sinulat sa mga taong naipanganak ng muli. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan. Ang habag ay ang kaawaan tayo. Muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Ano yung ibig sabihin nito? Si Jesus ay namatay upang tanggapin ang parusa na nararapat para sa ating mga makasalanan. Siya ay namatay. Ang paghukom para sa hustisya na nararapat para sa atin ay nagtapos sa kamatayan ni Jesus. Si Jesus ay muling nabuhay upang bigyan tayo ng bagong buhay. Ang tubig at ang banal na espiritu ay parehong nagpapatungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, ang kabayaran at ang bagong buhay. Muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Ang kabayaran at ang bagong buhay, kamatayan at pagkabuhay na muli. Si Jesus ay nabautismuhan sa ilog Jordan. Ang paglubog ni Jesus sa tubig ay kumakatawan sa kamatayan at paglibing kay Jesus. At ang pag-aho ni Jesus mula sa tubig ay kumakatawan sa muling pagkabuhay. At ang pintuan ng langit ay nabuksan at mayroong tinig ng Diyos. Ito ang minamahal kong anak at sa kanya ako ay lubos na nalulugod. Pagkatapos nating maligtas, natanggap natin ang banal na Espiritu ng Panginoon. Ang kaluluwang patay dahil sa kasalanan at pagsuway ay muling nabuhay. Ito ang bagong buhay ng muling pagkabuhay. Sa Roma 6, nalalaman nating si Kristo ay nabubuhay mula sa mga patay at hindi na mamamatay. Ang kamatayan ay wala ng paghahari sa Kanya. Ang buhay na naipanganak ng muli ay hindi maaring mamatay. Ito yung buhay na hindi na muling mamamatay. Muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo Jesus, ni Hesukristo mula sa mga patay. Ang mga naipanganak na muli ay mayroong walang hanggang pag-asa, buhay na pag-asa. Ito ay hindi ang pag-asang makakain ng maayos at mabuhay ng maayos sa mundong ito. Ito ay walang hanggang pag-asa. Kaya nga dun sa Roma 8, sapagkat tayo iniligtas sa pamagitan ng pag-asang ito. Tayo ay naligtas para sa walang hanggang pag-asa. Hindi tayo naligtas para kumain ng masagana at mabuhay ng maayos sa mundong ito. Hindi po ba si Queen Elizabeth ng England namatay siya kamakailan sa edad na 96?
kahit nga yung reyna ay namatay. Ang lahat ng tao sa mundong ito ay mamamatay. You go and have to go to, I go. Ang mahalaga ay kung saan ka patungo ngayon. Ang mundong ito ay daan ng manlalakbay. This world is a wayfarer's way. I am a wayfarer. My house is beyond the heaven. Angels call me from heaven. I have no intention of being on this earth. Ang mga anghel ay kumakaway. Ayaw ba ninyo na madaling pumunta roon? Isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay patungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Ang mundong ito'y nabubulok, marumi, nanlulumo. Nakakalungkot na makita ang mga taong nagsasaya sa kayamanan at kalwalhatian ng mundong ito. Hindi nila nalalaman kung saan sila tutungo pagkatapos ng kamatayan. May isang aklat na tinatawag na Tolstoy Theory of Life. May isang tao na nakasalubong ng tigre sa kabundukan. Tumakas siya papalayo sa tigre, subalit nakarating siya sa isang bangin. Sa bangin ay naroon ang dalawang baging ng halamang arrowroot. Sinunggaban niya ito at saka bumaba. Sa itaas, naroon yung tigre at naghihintay sa kanyang pag-akyat. Kapag umakyat siya, kakainin siya ng tigre. Gayunpaman, may isang ilog na dumadaloy sa ibaba ng bangin at may mga buwayang nakabuka yung kanilang mga bibig. Subalit, may bahay pukyutan doon sa baging na kinakabitan niya at dumadaloy yung pulot mula roon. Nakalimutan niya ngayon ang kanyang kahirapan at pinagtutuunan na niya ang pansin ng pagdila doon sa pulot. Subalit, nginangat-ngat na ng puti at itim na daga yung kanyang baging. Ngayon ay manipis na yung kanyang baging. Ano ang dapat nang gawin? Ang taong ito ay nahuhumaling pa rin sa pagkain ng pulot. Nahumaling siya sa pagkain ng pulot. Ngunit nasa punto na siya ng ang pagiging pagkain ng buwaya. Pagkatapos ng kamatayan, ang tao ay hahatulan at nasa bingit ng pagpunta sa impyerno. Ganito yung buhay. Ganito inilarawan ni Tolstoy yung buhay. Talagang napakahalaga nito. Iniligtas tayo ng Diyos upang ibigay sa atin ang mana na hindi nasisira. Walang dungis at hindi kumukupas. Kaya naman, talagang kailangan nating pagtuunan ito ng pansin. Sa 1 Pedro chapter 1 verse 23. Tingnan po natin sa 1 Pedro chapter 1 verse 23. Ipinanganak na kayong muli hindi ng binhing nasisira kundi ng walang kasiraan sa pamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Sa verse 25, subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. Sa pamagitan ng anong salita ba na ipanganak na muli ang mga tao? Ito ay sa salita ng Ebanghelyo. Ano po yung Ebanghelyo? Sa 1 Corinto chapter 15, sabi doon, si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kahatulan. O ayon sa kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ito yung Ebanghelyo. Si Jesus ay namatay upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan at nabuhay na muli upang tayo ay ariing ganap at bigyan ng buhay na walang hanggan. Sa Ebanghelyong ito, nakapaloob ang binhi ng buhay na hindi nasisira. Nandito yung buhay ng bugtong na anak ng Diyos. Ang ating kaligtasan ay mula sa binhing hindi nasisira sa salita ng Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang nakarinig ay mabubuhay.
Nang marinig natin ang mga salitang iyon, ang ating mga kaluluwa ay nabuhay at naipanganak na muli sa parehong pagkakataon. Kaya ang maipanganak tayong muli sa pamagitan ng tubig at Espiritu Santo ay nangangahulugang na ipanganak tayong muli sa pamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. At ang maipanganak tayong muli sa pamagitan ng Espiritu Santo ay nangangahulugang pinatawad na ni Jesus ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang Espiritu Santo ay ang buhay ng muling pagkabuhay at ang maipanganak tayong muli sa pamagitan ng salita ay nangangahulugang katotohanan ay nakasulat sa salita. Kaya naman tingnan natin sa Tito chapter 3. Ang Tito po ay pagkatapos ng ikalawang Timoteo chapter 3 verse 5. Basahin po natin ang sabay-sabay ang verse 5. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamagitan ng Espiritu Santo. Hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran kundi ayon sa kanyang kahabagan. Walang sino man ang naligtas sa pamagitan ng kanyang mga gawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan. Ibig sabihin, ito ay sa pamagitan ng kanyang pag-ibig na ikinahabag sa mga makasalanan, sa pamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamagitan ng Espiritu Santo. Muling kapanganakan, ibig sabihin po, born again. Dahil sa pamagitan ng tubig at Espiritu Santo, ang ating mga kasalanan ay nahugasan sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Nang maunawaan natin ang biyayang ito, ang ating Espiritu ay nalinis at ang Espiritu Santo ay siyang nagbago o nagbabago sa atin. Kung ganon, ang muling kapanganakan ay may dalawang kahulugan, ang paghuhugas at pagbabago sa pamagitan ng Espiritu Santo. Katubusan at pagbabagong buhay, sinasabi ng Biblia na ating ginawa, tayo ay naipanganak na muli sa pamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at pagbabago sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon, tingnan natin sa Santiago chapter 1 verse 18. Basahin natin ng sabay-sabay yung verse na ito, Santiago chapter 1 verse 18. Santiago chapter 1 verse 18. Basahin natin ang sabay-sabay. Alinsunod sa kanyang sariling kalooban, tayo ay ipinanganak niya sa pamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo ay maging isang uri ng mga unang bunga sa kanyang mga nilalang. Kanya, ibig sabihin ng Diyos. Tayo'y maging isang uri ng mga unang bunga sa kanyang mga nilalang. Nais niya tayong gawing pinakadakila mula sa lahat niyang nilalang. Tanging tao lamang ang nilikha ayon sa sarili niyang larawan mula sa kanyang mga nilalang. Kaya, ito yung unang bunga, alinsunod sa kanyang sariling kalooban, tayo ay pinanganak niya sa pamagitan ng salita ng katotohanan. Tayo ay pinanganak sa pamagitan ng salita ng katotohanan. Ipinanganak tayo ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Opo, may mga napakaraming kahulugan sa salitang ipinanganak tayong muli. Ito po ang dapat na ipapaliwanag ko pero hindi po sapat ang oras para maipaliwanag ko lahat. Dahil ang mga taong ligtas ay dapat na pag-isipang muli ang kanilang kaligtasan gaya ng mga bago, gaya lamang ng mga gaya rin po ng mga bago pa lamang naligtas. Dahil nawawala ang pusong mapagpasalamat, kaya dapat itong laging pag-isipan. Yung bagong kasal, yung dalawang tao, nagmamahalan sila sa isa't isa sa unang pagkakataon at sinasabi nila, kung hindi kita makikita, mamamatay ako. At kung hindi mo ako makakasama, mamamatay ka. At yung spark ng pag-ibig ay nahahayag, pero paglipas ng panahon, ito ay nawawala. Nagkakaroon ng problema dahil sa maliliit na bagay at nagdudulot ng pag-aaway at pagkapuot sa isa't isa. Maaari ito pong mawala. Kaya kung babasahin natin doon sa Apocalypse chapter 2, ngunit ito yung hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Ano po yung unang pag-ibig sa talatang ito? Noong una nating naunawaan ang biyaya ng Diyos dahil iniligtas niya tayo bilang makasalanan, nagkaroon tayo ng pusong nais mabuhay at mamatay sa Panginoon dahil sa pagkakaligtas sa atin at meron tayong
flame of His love in our heart. The Holy Spirit has come upon me and let us glorify Him. Merong apoy ng pag-ibig, subalit maaari itong maapula kalaunan. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig dahil maaring mawala ang pag-ibig, gayon din ang mga gawa. Ang gawa na mula sa unang pag-ibig, ito po yung buhay Kristiyano. Ngunit kung ang pag-ibig ay mawala, mali po ito. Kaya dapat nating muling pag-alabin ang apoy ng unang pag-ibig. Kaya maging sa mga matatagal nang naligtas ay dapat din po kayong mag-isip muli kung gaano kadakila yung kaligtasan. Kapag ang malaking kaligayahan at pagpapasalamat ang pumupuno sa ating mga puso, ay magagawa nating ibigin ang Panginoon at sundin ang kanyang mga salita at makapamuhay para sa kalwalhatian ng Diyos. Ang kapangyarihan ito ay ipinagkaloob sa atin. Hanggang dito na lamang po, manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, iniligtas mo po kami sa katapusan ng panahon na iyong itinakda. At patuloy mo po kaming iniingatan at ginagabayan upang makapamuhay na sumusunod at tinutupad ang banal na kalooban ng Panginoon. Mapaglingkuran ang Panginoon at masunod ang kalooban ng Panginoon sa aming natitirang buhay. Tinubos mo po ang aming mga kasalanan sa pamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon at ginawa mo po kaming matutuwid at binigyan kami ng buhay na walang hanggan kung saan hindi na kami susumpain at hahatulan pa at ipinanganak kami bilang mga anak ng Diyos. Kaya naman, labis po kaming nagpapasalamat sa iyong kamanghamanghang biyaya. Kaya sa natitira naming buhay, pakiusap, tulungan mo po kami na makapamuhay bilang mga anak ng Diyos, bilang mga taong ligtas at bilang mga taong nakatanggap ng buhay na walang hanggan. At pamunuan mo po nawa ang aming puso at buhay at gabayan kami. Gayun din naman, makapagbigay kami ng dakilang kaligayahan at kalwalhatian sa iyo sa pamagitan ng kaligtasan ng maraming mga kaluluwang darating sa Autumn Retreat na gaganapin sa susunod na linggo. Pakiusap, gamitin mo po kaming lahat para sa gawain ito na kalooban ng Panginoon. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagmamahal. Amen.